Dismayado si Pangulong Noynoy Aquino sa Jordanian journalist na si Baker Abdullah Adyani na bihag ngayon ng Abu Sayyaf. Hindi raw sana siya na bihag kung tinanggap lang niya ang alok na seguridad ng mga otoridad bago siya pumunta sa kuta ng mga bandido. Kinumpirma noong Biyernes ng Foreign Ministry ng Bansang Jordan na dinukot nga sa sulu ang national at editor ng Al Arabiya TV Network. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na dadaan pa rin sa proseso si Adyani para ipaliwanag ang nangyari. Samantala, alamin natin ang latest mula sa Zamboanga City. May report si June Veneracion. June? Sino ang inyong nakikita ngayon sa inyong TV screen? Siya si Yasser Igasan, ang Abu Sayyaf sub commander na may hawak daw ngayon sa Jordanian reporter si Baker Abdullah Adyani at dalawa niyang Pinoy cameraman sa kabundukan ng Sulu. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Igasan, na siyang spiritual leader ng Abu Sayyaf, ang isa sa mga pakay ni Adyani na may interview, kaya siya dumayo papuntang Sulu. Nasa ilalim siya ng pamumuno ni Radulan Sahiron, ang leader ng Abu Sayyaf na kilala rin sa tawag na Commander Putol dahil putol na ang kanyang kanang braso. Si Commander Putol ay 57 taong gulang na. Kumpirmado mang bihag ng Abu Sayyaf ang Jordanian reporter at dalawa niyang Pinoy na cameraman, hindi pa rin daw magpapadalos-dalos sa mga otoridad na maglunsad ng search and rescue operation. Ayaw daw kasi nilang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay ng mga bihan. Maayos naman daw ang lagay ng tatlo bagamat nakahiwalay na si Adyani sa dalawa niyang Pinoy na kasama. Base yan sa impormasyon na nakuha ng Sulu Police. Maingat pa rin ang mga opisyal ng gobyerno natin na hindi tawagin kidnap victim ang tatlo. Hostage daw ang turing nila sa mga ito. Sa pagkakaalam ng gobyerno ng Pilipinas, wala pang ransom demand ang mga bumihag sa grupo ni Adyani. Sino? Maraming salamat, June Veneracion.